Merong nanay na nag-aalaga sa kanyang mga sisiw. At of course, ang sisiw. Tatlo sila, tatay, nanay, at sisiw. Ang tatay ay kumakatawan sa ating ama, no? At meron siyang bagwis. Bakit? Ang tatay ang supplier ng pagkain sa kanyang asawa, no? Sa kanyang anak. So makikita natin na ang tatay ay kumakatawan sa ama at ang nanay ay kumakatawan sa iglesia, Mother Church. Kaya nga meron tayong saan ang Mother Church mo? Saan yung nanay, no? At ang sisiw ay kumakatawan sa atin. Tayo yung mga sisiw. Okay, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Subalit, binabanggit sa talata ang tungkol sa leon. Ano, bakit ano ba itong leon na ito? Nakakita na kayo ng leon? Sino na ang nakakita ng leon? Sino ang mag-asawa rito? Taas ang kamay. Okay, tumingin kayo sa asawa nyo. Nakakita na kayo ng leon. Okay? Okay. Wala pa. Hindi pa sila nakakita ng leon. O sige. Okay. Ang leon, ang ugali ng leon ay kakaiba. Ang sabi nito, sila'y parang leon na masiba sa kaniyang huli at parang batang leon na nanunumbok ng mga lilim na dako. Bumangon ka, o Panginoon, harapin mo siya, ilugmok mo siya, iligtas mo siya, aking kaluluwa na masama sa magitan ng iyong tabak. Ang istorya na ito ay tungkol sa eagle at sa leon. Nung tinitingnan ko sa YouTube, bakit ang dalawang ito ay nabanggit sa Biblia, ang leon pala, ang hari ng ano, ng kagubatan. Subalit, pag ang agila ang kanyang kaaway, talo pala ang leon ng agila. Paano siya natatalo? Ang agi pala, ang agila kapag inaaway ang ano, ang nag-aaway sila ng leon, pag dinadakpa ng agila, kaagad ang kanyang kuko ay pinapatama sa dalawang mata. Ay talo ka nga, 'di ba? Pag may kaaway ka, nung ako ay may kaaway, ang target ko yung mata. Ganyan. Tinuruan ako noon eh. Pag may kaaway ka, kailangan ganunin mo ang mata. Ay, may kaaway ako noon. Ginanyan ko ang mata. Ay, pag ganyan ko, inahuli ang kamay ko, di pilay ako. Eh, hindi tumama sa mata. Okay, so, but anyway, ang agila ay ganun ang kanyang sistema. Kaya napaka galing ng agila. Okay. Ang leon, ang ugali ng leon ay ganito. Sa church natin ay meron ding leon. Nakita kayo ng leon? Hindi maaalis yan leon. Sino ang leon sa church? Ang kaaway, no? Si Satanas. Kaya pag nagsisimba tayo rito, nandiyan si Satanas sa tabi ninyo. Tingnan nyo ang katabi ninyo. Pero hindi nakikita si Satanas. Nandiyan lang yan. Kaya yung mga natutulog, kanina binanggit na natutulog, huwag kayong magproblema sa kanila. Sila ay nananalangin lang. Oo. Kaya pag nakakita kayo ng natutulog, hindi yan natutulog. Sila ay nananalangin lang. Malalaman mo pa mga kapatid, kapag tumulo ang laway nila, yun ang mga kasalanan na lumalabas sa kanilang bunganga, mga kapatid. Kaya huwag kayong magproblema. Tingnan nyo, pag walang laway na lumabas, yan ay napatawad na. Pero habang tumutulo ang laway, ay hindi pa napapatawad ang kasalanan nila. O, naniwala kayo doon? Yes! So, ang leon, mga kapatid, ang style ng leon ay ganito. Hindi naman yan basta-basta dadakmain ka. Ang style nila, pag nakakita sila ng target, no? Ewan ko kung nabanggit ko na sa inyo ito, makamang kung sa Bisaya, makrol. At alam nyo ba na ang leon, ang hunter ay hindi yung mga lalaki.
Yung mga babae ang hunter, hindi yung mga kita mo kahit sa mga asawa natin sila yung mga hunter. No? Kaya pag nandanya ng asawa ko, ako'y nagtatago na. Kailangan ilabas mo na lahat ng sahod mo, ibigay mo sa kanya. Oh, kasi hunter ang mga yan. Hindi ka nga nahuhold up sa labas. Hold up ka naman sa loob. Bigay lahat yan. Ganon ang leon. Hunter yan. Sa church, sa 2 Corinthians chapter 11 too, the woman represent the church. Babae. At sinabi rito, na ikatulad siya ng dalagang malinis. So ibig sabihin, ang babae, it represent the church. The woman, pag sinabi mong lion, it represent false teaching and trials. Yan. Pag kinamang ka na ng leon, yan si Satanas nandiyan yan, nag-ano yan. Hindi yan basta na pag nakakita sa'yo, awayin ka kaagad. Di ba? Hindi kaagad. Ang leon, titingnan ka muna. Titingnan ang kilos mo. Kaya tayo sa loob ng church, tinitingnan ni Satanas ang kilos natin. Pag nagkamali ka ng kilos, hang, patay ka. Kaya doon, sa mga tupa niya, kapag maghahan siya ng tupa, magtatarget siya ng isa. Hindi naman yan tatargetin lahat. E biro man sa dami ng kapatiran, tatargetin ni Satanas. Isa lang. Halimbawa, si Brother Binyo. Si Brother Binyo lang nakatingin niya sa kanya. Oh, ito, medyo ano ito eh. Sandali lang. Kulihuton ni Satanas ang talinga, bigyan ng kaaway, ayaw ko na magsimba. Bahala kayo dyan, no? Yan ang ibig sabihin. Pag nakita ni Satanas ng lion na babae, ang target niya, doon siya susugod. At uhulihin niya ang target. Eh ang tupa, mabilis. Yung target, papasok doon sa loob, papasok, nahihirapan ang leon. Kumuha ng kaaway ng kanyang target. Ganyan tayo mga kapatid. Pag tayo'y nagkakaisa, mahihirapan ang kaaway natin na sugurin tayo. Pag nagkakaisa tayo sa panalangin, 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 hindi kayang sugurin na Satanas. Maliban na yung Satanas kaharap mo na, mga kapatid. Ganyan ang ugali ng leon. At ito yung ugali ng leon. Kahit gaano kataas ng iyong pananampalataya, pinakamatibay ka sa pananampalataya, nandoon pa rin nakaabang ang leon sa iyo. Kahit batarik ang aakyatin, hindi ka lulubayan ng leon. Kaya nga sabi ng Panginoon, pray without ceasing. Huwag kang maghinto sa panalangin. Huwag mong ipagmalaki na matibay ang iyong pananampalataya sapagkat minuto-minuto, nandyan ang kaaway na kaabang sa'yo. Kaya makita mo sa taluktok na yan, napakataas, pero nahuhuli pa rin ng kaaway. No? Tingnan mo, kahit elders, kayang sikwatin ni Satanas, kahit pastor, sinisikwat yan. Walang libre sa atin, lahat yan. Okay, ang eagle. Punta tayo sa eagle. Ang eagle, it represents the father, no? Yung tatay. Mag-asawa yan, hindi naghihiwalay. So ang tatay at ang nanay, hindi naghihiwalay. Ibig sabihin na ang ama at ang iglesia ay never siya na maghiwalay. Mananatili ang pagsasama ng ating Panginoon at kanyang iglesia. Kahit lumipad ang dalawa yan, laging magkasama. Diba? Yan. At silang dalawa ang nag-aaruga sa kanilang anak. So, ang Panginoon, ang Ama, at ang Iglesia ay patuloy na nag-aaruga sa bawat isa sa atin. Bakit sinabing Father Eagle? Sapagkat ang ugali ng eagle, ang lalaki, walang gagawin niyan, kundi araw-araw maghanap ng pagkain. Ganon din ang ama sa atin. Araw-araw ay binibigyan tayo ng pagkain ng Diyos
upang tayo ay mabusog. Hindi po ba? Kaya meron tayong devotional in the morning. Meron tayong devotional sa gabi. Do? E paano nga, alas 6 pa lang, nandoon na sa television. Isang church ang aking tinanong, ano ang ika-anim ng utos? Sagot ng mga kapatiran, huwag kang mangalunya. Biro mo yan, hindi nila alam kung ano ang ika-anim na utos. Ano ang ika-anim na utos? Mga kapatid, kayo dyan, ano ang ika-anim na utos? Huwag kang papatay. Bakit? Doon sa television, sabi ko, alam ko nanonood kayo ng TV gabi-gabi. Sa umaga, hindi na maasikaso ang worship. No? Ang inaasikaso na kung ano yung pagsasayang. Karamihan sa nanay, pagkagising na pagkagising, sa kaldero ang punta. Yan, mga kapatid. So yung father natin yung supplier. Ngayon, pag nag-supply ang Panginoon, ang tatay ba ipapakain sa kanyang sisiw? Hindi ginagawa yan ng eagle. Ang ginagawa ng tatay eagle ay ibigay sa nanay ang kanyang huli. No? Ibigay sa nanay. Tayong mga tatay, yung mga pagkain natin, ibinibigay sa nanay. Sino ang nagbibigay ng sahod niya sa asawa, be? Taas ang kamay. Ay, oh, isa lang. Kayo dyan. Isa lang? Oh. Ano yan? Buo kalahati? Buo. Amen. Ganyan ang ginagawa. So yung father, isupply yan doon sa church. Kaya ang salita ng Panginoon, ibigay yan sa church. That's why meron tayong spirit of prophecy. Kanino ibinigay yan? Sa church. At pagkatapos, ang nanay ang siyang magpapakain sa sisiw. So ang church ang siyang magpapakain sa atin. That's why every Sabbath, every Wednesday, Friday, nandito tayo, pinapakain tayo. Pag Wednesday, kukunti ang kumakain. Siguro hindi pa natutunawan ang pagkain at hindi nakakarating ng Wednesday. Pag Biyernes, kaunti na naman kami rito. Ibig sabihin, hindi pa rin natutunaw yung kinain noong Sabado ng umaga. Eh ngayon, pagkatapos ko nito pagkahapon, kaunti lang ang dadalo. Ibig sabihin, alam mo, magmutilyong kayo. Uminom ng mutilyong para matunaw ka agad, no? So, yung nanay ang magpapakain sa ating church. At, eto yung maganda, mga kapatid. Kakain ngayon yung ano, yung mga sisiw. Ano ang dahilan na pinapakain ang sisiw? Para sila ay lumaki, no? Ito ang nakakatuwa sa mga eagle. Yung eagle, binabantayan yung sisiw nila hanggang sila ay matutong lumipad. Hindi nila iiwanan ang eagle hanggat hindi natututong lumipad. Kaya titingnan nila hanggang 9 buwan. Biro mo yan? 9 buwan na maghihintay ka na palakihin yung iyong sisiw? No? Dapat ganun din tayo. Kaya huwag tayong magtaka, mga kapatid. Merong mga kapatid na hindi basta-basta natututo. Kaya nga tayo, marami pa tayong mga kapatid na tulog pa sa pananampalataya. Hindi kayo iiwanan ng iglesia. Hanggat hindi kayo natututo, hindi kayo iiwanan ng iglesia. Patuloy kayo nabibigyan ng pagkain, mga kapatid. O, eto na. Pagdating ng 9 buwan, ay doon na nag-i-exercise ang mga sisiw sa kanilang mga bagwis. Matututong lumipad. Ibig sabihin, sa church, marami ka nang natututunan, brother. Marami kang matututunan na. Doon na magsisimula na lumalakas ang pangkampay ng iyong mga bagwis. No, eto na, mga kapatid, napakaganda nito. Kapag lumilipad, pag 9 months, aakayin na ang kanyang sisiw na lumipad. Ito yung maganda. Ang ugali ng eagle, kapag lumilipad siya at kasama binabantayan niya ang kanyang sisiw,
Kapag nahulog, nagkamali ang sisiw sa paglipad, bubulusok ang nanay at dadaklutin ang kanyang anak. At muling ililipad sa taas at doon muling pakakawalan. Di ba? So dito sa church, kailangan ganun din. At ganun ang ginagawa natin. Kaya ibig sabihin, kapag nagkasala ka kapatid, ay hindi pwedeng hindi kasaluhin ng iglesia. Hindi ka pabayaan na mahulog ka na lamang. Kaya nga, pag tayo ay nagkakasala at nagkakamali, kailangan tayong mga kapatid ay ano? Dadaklutin natin, tutulungan natin na makaahon sila mga kapatid. Hindi na ano, isubsob sila sa kasalanan, no? Mahirap ang nagkakamali. No? At alam natin ang dapat nating gawin kung ano ang mga gawain natin para doon sa mga nagkakasala. Mga kapatid, may kwento ako sa inyo, maiksi lang. Malapit na ako magtapos. Nung medical mission, ako ay nagkamali. Merong babae na may, iwan ko nung mga nakalipas pa, merong babae na dumating na merong anak na dala sa kanyang bisig. Payat na payat yung bata. Ang sabi niya, Dok, ako ang humarap sa akin. Dok, ay ipatingin ko itong bata sa iyo kasi payat na, every kalahating oras dumididi, hindi naman tumataba. Hindi naman ako physician. Sa mata ako sabi, tinawag ko yun, Dok, lika muna. Merong ano doon, hawak niya, payat na bata. Asikasuhin mo muna kasi kailangan ang medical attention, Ate Esther. Sabi niya, Dok, ikaw na lang. Ako na, ikaw na lang ang mag-ano doon. Hindi naman pwede dahil hindi naman ako physician. Yun ang ibig ko sabihin. Pag hindi mo trabaho, huwag mo trabahuin. Hindi ako pwede, hindi ako physician. Sabi niya, payat yan. Bigyan mo ng mga bitamina. Nandiyan ang bitamina, ang dami niyang bitamina. Bigyan mo noon. Yan tatlo, okay lang. Ay makulit. Ay sige, ako na nga lang. Inilagay ko yung stethoscope sa leeg ko. Nagmukha rin akong physician. Yan. Sabi ko, good morning, ma'am. Good morning po, Dok. Ano pa ang problema sa bata? Sabi niya, yung itong bata kasi, every kalahating oras, pinapadidi, pero bakit hindi tumataba? Sabi niya. Okay, sige, sabi ko ganun. Pwedeng maitaas ng kaunti ang iyong damit at titingnan natin kung merong gatas yung didi mo. At tinignan ko yung didi, tinignan ko, true story ito ah, tinignan ko, ma'am, sige, ibaba nyo na po. Kahit paduduin mo yan ang minuto ay hindi tataba ang iyong anak. Bakit po? Ay hindi, kahit minuminuto yung ipadidi mo dyan sa bata, hindi tataba yan. Kasi yung gatas mo ay expired na. Wala nang laman. Kung sa Bisaya pa, tuyo na. No? Wala na. Kaya kahit minuminutong padidiin mo yung anak mo, hindi talaga tataba yan dahil walang gatas na lumalabas sa iyong didi. Ang sabi niya, Dok, inang, hindi ko naman ito anak, sa kapitbahay namin ito. Pinadala lang sa akin kay busy masyado ang kanyang. Oo, hindi ko ito anak. Busy kasi ang nanay, ako ang nadala. Ay, sabi ko, Dok, ako'y madidimanda ng 9262. Sa susunod, huwag mo na akong pahawakin ang pasyente na hindi ko trabaho. Sabi niya yan. Di ba? So, ibig sabihin, alam mo yung gagawin mo kung yung may pasyente ka. So, alam mo yung gagawin mo sa anak mo, sa mga kapatid. Alam mo kung anong gagawin mo. There's another, gusto niyang kwento pa. Gusto niyo isa pa? Hindi kayo nagugutom? So, bakit may 15 minutes, tatlong block na lang yan. Oh, sige. Merong, sino ba yun? Brother Binjo, yung, di ba may counseling ang mga pastor?
ako ang nadatnan, no? Ako ang nadatnan. Sabi niya may problema kasi yung anak niya ay drug addict. So, sabi niya, pastor, ikaw ang magsasabi. Hindi ako pastor, elder ako. Ay, ikaw na, sabi niya, parihas lang ang pastor sa elder. Ay, di, sige, wala problema. Counseling lang naman eh. O, sige. Magandang umaga sa inyo. Ano po ang problema? Ano ang pwedeng maipaglingkod ko? Sabi ng tatay niya, tahimik yung bata dahil nagda-drugs. Ang problema, sabi niya, pastor, sabi sa akin, itong anak ko eh, iniisip niya na aso siya. Sabi ko, ang hirap ata niya i-counsel, pero mo, iniisip niya aso siya. Sabi ko, ano ba ang gagawin ko rito? Sabi ko, tawagin niyo na lang si pastor, parang mukhang kailangan rito, psychiatrist, hindi naman pastor. Sabi ko, sige lang, sabi niya, basta ano. O, sabi ko, ikaw ba'y, ano ba akala mo sa sarili mo? Eh, hindi ka naman aso, ikay tao. Sabi ng ama, kasi nga hindi sumasagot, hindi talaga, aso talaga ang isip niya. Sabi ko, bakit ikaw ang sumasagot? Okay, wala akong magawa, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil hindi naman ako counselor, hindi naman ako psychiatrist, hindi naman psychologist. Umupo na lang ako at tinitigan ko sandali. Okay, sabi ko, may itatanong ako sa'yo, kailan mo ba naisip na ikaw ay aso? Sumagot ang tatay, naku, matagal na, Dok. Nagsimula lang yan, tuta pa lang siya. Ay, sabi ko. Ganun ba? Ay, sige, wala problema. Kailangan magpa-check up yung tatay at ang anak. Paglabas niya, Dok, advice po doon, mag-vegetarian daw ako kasi kailangan ma-fresh daw ang utak. Tama po ba na vegetarian ang pagkain? Sabi ko, mali yung prescription. Kailangan dog food ang kainin para walang problema. Kompleto na lahat. O di, tatlo na kaming dadaan sa psychiatrist, mga kapatid. Ang sabi, parents above everything, take care of your children upon the Sabbath. Ganito ang ginagawa ng eagle. Hindi siya nilulubayan hanggat hindi siya natututo. Kaya yung mga anak natin during the Sabbath, huwag yung hayaan dyan na palakad-lakad pa yan, yun, nakita ko, nagtatakbo. Oh, nakita ko kaagad. Or not suffer them to violate God's holiday by playing in the house or out of doors. Kasi ito yung simula ng training sa kanila. Pag ano ang kinasanayan nila sa labas, lalaki sila, yun na yun ang kanilang trabaho. Ang sabi ng ating home of the Adventist, no? Adventist home, kailangan from 1-year-old to 7-year-old ang training ng bata. Kung mali ang training mo sa bata mo from 1-year-old to 7, huwag kang mag-expect na positive ang result niyan from 7 up. Okay? You may just as well break the Sabbath yourself as to let your children do it. And when you suffer your children to wander about and suffer them to play upon the Sabbath. So diyan mo makikita sa pamagitan ng anak mo, ano ang ginagawa ng anak mo at kung paano mo sila dinidisiplina sa araw ng Sabbath, mga kapatid. God looks upon you as Sabbath breakers. Your children that are under your control should be made to mind you. Your words should be their law. Kailangan yung salita mo maging batas sa iyong mga anak. Kung hindi ito maging batas, pag-disobey ang gagawin nila, mga kapatid. Will not parents wake up to their duty before it shall be too late? O baging maging huli ang lahat, abay, imulat ninyo ang inyong mga mata ng anak natin, and take hold of the work of earnest, redeem the time, and make inspiring efforts to save their children. Okay, ang sabi rito, protect them from Satan's snares. Si Satanas lagi nandiyan, nakasunod yan. At mga magulang, huwag na huwag kayong mag-away sa harapan ng mga anak ninyo. Malimit na ang mga magulang nagsasagutan sa harapan ng mga kabataan. Kaya kung ano ang ginagawa ng magulang, so with your children also, they will grow up just like you.
magiging katulad sa inyo. Ako, hindi kami nag-aaway mag-asawa sa labas, sa harapan ng anak namin. Kahit tanungin niyo ang anak namin, hindi kami nag-aaway. Pag sa loob ng kwarto, doon ako binabatukan ng asawa ko. Matapang si Mrs. noong panahon. Pero hindi kami nag-aaway sa labas. Kaya sabi ng mga anak namin, ang bait talaga ni Papa tsaka ni Mama. Hindi sila nag-aaway. Pero sa totoo lang, ang dami ko ng bukol doon sa kwarto. O yan, doon yung bukulan sa kwarto. Huwag sa labas. Sa harapan ng anak. Iyan makikita ng anak ninyo. No? Teach them to obey God's commandments. No? Turuan sila kung ano ang inuutos ng Diyos. Kaya pag may sabi ang Panginoon, gusto ko ng ganito, so ganito. Ano ba ang sabi ni Jesus? Yan kaagad ang sagot sa kabataan. Ano ang sabi ni Jesus? Di ba bawal ito? Eh minsan ang mga sagot na dahil, hey, aning, ano ka? Eh, hirap na hirap ako dito. Umalis-alis ka at masipa kita. Ay, ganyan ang mga nanay. Di, naiintindihan ko naman dahil stressful ang trabaho sa bahay. But hindi yan ganyan. No? Teach them to obey God's commandments. Teach them to labor. Turuan ang kabataan sa gawain ng Panginoon. Hindi nyo madadala sa pera-pera yan, mga kapatid. Ayaw ko magtrabaho, totoo, nagsusuporta naman ako dyan, o ito yung pera, gawa, hindi po. Gumawa ka sa gawain ng Panginoon. No? Last, make them servant of God. Maraming mga Kristiyano, pero hindi servant. Pupunta lang dyan sa simbahan, uupo, aalis, kakain pala ng panangalian bago umalis. Oh. Diba? Okay. We are laborers together with God. We will use you and me and each human being who enter His service if we will submit to His guidance. No? Ibigay natin ang lahat. Ang guidance sa Panginoon at tayo mismo. Teach your children to labor. Each one is to stand in his watchtower. Alam niyo yung watchtower? Parula. Parula kita. Kaya mga kapatid, huwag kayong magagalit pag tinitingnan kayo ng mga kapatid nyo. Na, oy kapatid, nagkamali ka kasi parula yan. Watchtower tayo sa bawat isa sa atin. Kapatid, nagkamali ka, huwag mo nang ulitin yon. O kapatid, ganito, okay, manalangin tayo. Ganyan po. Pero hindi nagkamali siya. Nagkamali. Dapat tanggalin yan. O yan, hindi po ganon. Watchtower ka. Ikaw ang mag-iilaw sa kanya. Di ba yung watchtower may ilaw? Iilawan mo siya. Okay. Listen intentively to that which the Spirit has to say to you. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, thou hast said, yun lang ang ating pakikinggan. Okay. Iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak ang iyong sasalitain tungkol sa kanila pag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagka ikaw ay nahihiga, pagka ikaw ay bumabangon. No? Because it is truth and because they are to be sanctified through the truth and fitted to stand at a grand review that shall ere long determine whether they are qualified to enter in a higher work and become members of royal family of children of heavenly King. Mga magulang, ang kaligtasan ng ating anak ay nakasalalay sa atin, mga magulang, kung ang mga anak natin ay qualified na pumasok sa kaharian ng langit. Kung hindi magiging qualified ang mga anak natin sa pagpasok sa langit, asahan ninyo maging kayo ay hindi qualified doon sapagkat hindi nyo itinuro sa mga anak ninyo yung dapat na gawin sa gawain ng Diyos at hindi natin itinuro ang mga kautusan ng Diyos sa ating mga anak. Teach your children to love truth. Mga kapatid, lastly, every day you are to be under the supervision of God. He is your maker, your redeemer. He has to work for you to do, not to separate you from faith, but united with them. Hindi tayo magsisiparate, tayo'y magkakaisa, tayo'y bugkos, isang pag-aani, mga kapatid, sama-sama sa lahat ng bagay. You are to be a great blessing to your brethren by giving them the knowledge
that He has given you. Kaya nga mga kapatid, pag ako naglalakad, sinishekan ko kayo lahat. Inaalam ko kung meron kayong mga talento. Alam nyo yan, mga kapatid, nagtatanong ako, especially sa mga Bisaya na mahuhusay umawit. Gamitin ninyo ang talento ninyo kung magagamit yan sa iglesia. Huwag kayong mahiya pumunta rito. Gusto nyo umawit kayo. Gusto nyo maglingkod kayo. Huwag nyong itago sapagkat itong knowledge na ito, hindi itinatago iyon. Gamitin nyo at ituro nyo sa iba, mga kapatid. At meron tayong itatayo ngayon na layman's group. At meron na ako nakuha na mga marami, alam ko maraming mahuhusay na mga ngaral. Nandiyan si Maribel Byron. Dito ang ating babautismohan ng born again. Magagaling yan, pero hindi nabibigyan ng pansin. No? Tuturuan sila ng maigi. Okay, mga kapatid, purihin ang Diyos sa umagang ito na sana ang kwentong ito tungkol sa agila at ang leon ay matutunan natin na kahit sa kaunti lamang maiksing pamamaraan ay matutunan natin ang lahat ng mga bagay na ito. No? Sana ay pagpalain ko yun ang mga salitang ito. Magandang umaga at happy Sabbath po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos.